Tapos lang po ako. Di ba ako nandito para makipag-away? Gusto ko lang pong laruhin kung ano po yung sinabi ni Jelay Andres sa live niya. Nandito ako sa CR. Please lang, sana tumaas pa po. Sana makita niya. This is reply ko to sa live mo kanina. Halos ngayon lang, kaka-end lang. Esensya na sa itsura ko, sobrang di pa ako natutulog. Pataasin pa po natin para ano. Pataasin pa natin yung viewers para isang salita natin para kanina. Yes po, kabilaan po yung live kasi ang nangyari po, nag-post po kanina. Sorry ha, nag-name drop ako kasi gusto ko ng klaro kasi alam ko sa sarili ko yung sinasabi ko katotohanan. Nasa sa inyo po kung gusto nyo maniwala o hindi, pero dahil gusto ko ng katotohanan, nag-name drop po ako. Ito pong live po ngayon is para sagutin po yung mga tanong at mga sinabi po ni Jelay Andres. Papatasa po ako ng viewers, hindi po para pa-famous na po, para lang isahan na lang ako ng salita. Kaya siguro okay naman na yan. So ngayon, nag-live po ako kanina at kinuwento ko po yung mga natandaan ko at gusto ko pong laruhin na lahat po ng sinabi ko doon ay katotohanan lang. Sobrang lahat yun katotohanan lang, wala pong halong pagdagdag, walang halong pagbawas, lahat po yun lang. So ganito po yung nangyari. Sinasabi ni Jelay kanina na, bakit ikaw yung biktima dito? Kasi kung papanoorin niyo po yung live ko, wala po akong sinabi na biktima po ako dito. Ang ginawa ko lang po, dinabas ko lang po yung totoong nangyari. Kung lumalabas po ngayon sa mga tao na biktima po ako sa nangyari, hindi ko na po hawak yun eh. Ang akin lang, gusto ko lang malabas yung katotohanan. Wala akong sinabi na biktima ako. Nag-post pa ako, hindi na para maniwala kayo sa akin o biktima ko dito. Sa inyo na yun, alam naman ng lahat, Jelay, na naging biktima ka talaga dito eh. Alam naman ng lahat at kinaro ka naman yun. Kung papanoorin mo yung live ko, hindi kita inaway. Nagsalita ako sa mga kung anong sinabi sa akin ni John na pinaniwalaan ko at sa pagiging oo o tuko-tuko ko. Pero wala akong sinabi na biktima ako. Gusto ko lang laruhin, wala akong sinabing biktima dito. Wala akong sinabing biktima ako dito. Pangalawa, ayan yung scandal. Otu-otu si Tony Fowler. Diba sinabi ko naman sa live ko, opo naging careless ako, kasalanan, may kasalanan ako. Inuulit ko pa ulit-ulit kong sinabi na may kasalanan ako. At sinabi ko rin yan sa inyo na, pinipilit niya ako mag-sendan, nagsisendan kami ng panahon, nung panahon na hindi ko nga alam na may kayo. Gusto ko lang iklaro yun. Sorry kung tumataas yung boses ko kasi sobrang tagal kong tinago eh. So ngayon na nagsalita siya na ito yung alam niya, ito naman kasi yung alam ko, ito yung sa akin na yung sinasabi mo scandal, yung pinakita mo, nakatawan ko, kahit ayaw mo ipakita, pero pinakita mo, okay lang. Kasalanan ko yan kasi nga, naging ano nga ako eh. Naging careless ako. Hindi ko din alam na may kayo talaga, na may girlfriend siya. So, noong time na yun, oo, nag-send ako. Oo, ako yung umuulang putang inang baboy ng 3 minutes. Ako yun. Inaamin ko yun. Sorry, may tumatawag po. So, yung scandal ko na inaamin ko, ako po yun. Yung pinakita niya kanina na nababoy siya, ako po yun. Si Tony Fowler po yun. Wala pong iba. Ngayon, yung pag-iinom na sinasabi mo, oo, naalala ko, at sinabi ko yun sa live ko. Sinabi ko sa live ko na sinubukan kong makipagkaibigan sa inyo, pinakilala ko, hindi ko siya nabuo, kaya nga paulit-ulit ako na pinagtatagpi-tagpi ko kung ano yung mga tatandaan ko. Lumapit ako, ganyan, oo, kinausap mo ko, pero hindi ko masyadong matandaan.
sa life ko at yun ang katotohanan. Hindi ko nangihilingin siguro. Wala eh, sira ako sa'yo, alam ko. Hindi ka parang maniwala sa akin, pero ulit-ulitin ko, nag-snapchat ako noon, hindi ko alam na may ikaw yun. Yun yung nagsisend na ng ganito ganyan sa Viber, na hindi ko alam na may ikaw. Kasi hindi ko na siya pinansin, tapos dumating kayo, nagtry ako makipag-ibigan, kahit parang wala akong mukhang iharap, kasi nga naging careless ako. Sobrang naging careless ako na hindi ko inalam na may girlfriend si John. So, hindi po nangyari, Jelay, hindi nangyari na kinibigan kita nung gabi, tapos nag-send ako ng kinaumagahan. Walang ganong nangyari. Kaya ako nasasalita ngayon kasi ngayon talaga ako nagsasalita na pagkakataon ko to, wala naman akong ibang pagkakataon eh. Eto pa, sinulat ko yan eh, habang nag-live ka, sinusulat ko ano bang po pwede kong isabihin sa'yo o sabihin sa mga tao. Ngayon, yung sinasabi niyong bayad sa Facebook at sa endorsement, sinasabi mo yan, side mo yan, kaya ako sinabi yung kanya na bayad kayo, ganyan, kasi doon ang sabi sa akin nun. Kaya please lang doon magsalita ka, di ba ikaw nagsabi yan? Di ba may gig niya ako sa Pampanga? Sabi mo umiiyak doon si Jelay. Sila hindi nagpunta, hindi ka nagpunta, mas pinili mo pumunta sa gig, which is pinost ko yung picture niya, nung magkakasama tayo, kasama yung grupo ko, yun yung nag-MC ka, nag-MC ka sa amin. So yun siya, wala akong sinabi ni Jelay to na nagbayad sila sa Facebook and si John Gutierrez po ang nagsabi sa akin na gano'n, okay? Si John Gutierrez po. Ngayon, nung kumakain ako sa labas, may nabanggit ka kanina na kumakain ako sa labas. Nung kumakain ako sa labas, kasama ko yung mga kaibigan ko ng birthday ni John na alam ko, wala na talagang kayo. Di ba nakita mo rin? Nakita mo na umahawak ako sa kanya? Alam ko kasi walang kayo, kaya ako umahawak sa kanya kasi yun yung kinuwento ko na gusto niyang sapangin si Jack Lord. Dahil lang sa bagay na tumabi ako kay Jack Lord, nag-friendly hug sa akin si Jack Lord, yun, nasinusuyo ko siya na huwag ka naman magselos. Yun, hindi dahil habol ako sa kanya. My God! Pero okay na amin ko nung panahonin, may pagmamahal ako nun sa asawa mo. Naaalam ko nga, break kayo. Ngayon ko ibigayin mo na ang tanga mo naman, hindi mo alam at utu-utu ka. Inaamin ko naging utu-utu ako. Yung life ko, inaamin ko nun sobrang na utu-utu ako nung time na yun. Sobrang tanga ko. Para maniwala sa lahat ng sinabi ng asawa mo. Ngayon, yung sinasabi mo, ito, yung AJ hashtag, di ba binagin mo yan? Tingnan mo lahat ng post ko. Wala akong hinashtag na ganyan na nickname na asawa mo. Wala akong hinashtag na ganyan. Angel's Burger, oo. Di ba, pinost ko pa nga yun. Pinahashtag din ang asawa mo nung panahon na yun. Wala akong hinashtag na ganyan. Gusto ko lang laruin. Gusto kong tingnan ng post. Wala talaga. Wala. Ngayon ganito, nung doon na binidyohan mo ako na ang alam ko, break na kayo at magkasama kami paglabas ng open na hindi ko alam na nandun ka. Oo, sige, nakita mo kami nun. Hindi mo kami sinundan sa Makati. Sinundan mo kami sa PhilInvest. So, correct ko lang. Isa pa, yung sinasabi mo na nagpunta ako sa condo nyo, hindi ako nakapasok sa loob. Hindi ako pumasok sa loob. Nandun kami sa labas, nag-aantay kami. Siya nadala lang gamit niya. Kasi nga, Jillian, alam ko nga, walang kayo. Yun ang alam ko, walang kayo. Paulit-ulit kong sasabihin. Ngayon kung ipipilit mo na alam mong kabit ako at kung yun ang tingin mo dahil na trauma ka, wala na akong magagawa. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa'yo, Jelay, ang alam ko nga walang kayo. Yun ang alam ko kasi may gamit siyang nilabas. Hindi ko alam saan ang galing yung basta naglabas siya ng maleta. Kasama ko nun si Harvey at si Papi din yung time na yun. Kaya naniniwala kami sa kanya na okay, siguro nga talaga. Oo nga, wala bang kayo. Hintuulitin ko, hindi ako nagsasabi na biktima ako dito. Ang gusto ko lang magsabi ng katotohanan na ito yung nangyari. Ito yung nangyari. Ito yung totoong nangyari. Isa pa, yung kay RBC sa pambaba sa'yo, sa totoo lang, hindi ko pa nakakausap yung manager ko tungkol dun. Pero ang dami nagsasalita na, sige Jelay, sasabihin mo sa akin, Jelay Andres, na never akong nag-ano sa'yo. Never kitang pinost sa Facebook, never kitang pinaringgan, never kitang ganyan. Kakapost mo nga lang, di ba? Napokpok na Aubrey. Sino pa ba yun? Tapos kung nanggaling din sa bibig mo ngayon na yung pinagpalit sa'yo ng asawa mo is yun yung pinapost mo. Tinatawag niyo ko sa kung ano-anong pangalan eh, di ba? Napopost ka pa nun, I can make you smile with my clothes on, ganyan. Lahat, wag, alam mo yan eh. Alam mo din, alam mo yan, nagpatama ka din, nagpapatama na lang din ako kasi hindi
Kaya hindi ako nasa tao yung paparinig. Anong paparinig lang din ako? Kung feeling natin may nauna sa atin, may nauna sa'yo. Ganun eh, kasi ano eh, napipigod din ako minsan eh, di ba? Magkaganyan katulad yan. Kaya ako na-trigger niya kasi nag-post niya ng pobre ako, pokpok ako. So siguro may nagsalita sa RBC page, so wala akong alam sa post niya sa RBC sa totoo lang. Na ganyan ka, ganito ka, ganyan. Baka kasi siguro dahil ginamitan mo din ako ng pangalang Aubrey, di ba? Nung wala ka din namang alam sa akin. Ngayon, yung February 2019, gusto ko pong laruhin.